Hello! Kamusta mga kanguya, kachu, kaibigan, mga kasama, mga ka-safety? Okay? Today, we will discuss about the 6 types of hazards in the workplace. Kasi sabi nila, ang safety daw ay common sense. Sabi ko nga, ang isang safety officer or ang safety professional ay hindi niya magagawa ang kanyang trabaho or hindi niya makapufulfill ang kanyang responsibility on site kung hindi niya alam kung ano yung gagawin niya or yung tinatawag nating hinahanap niya. Okay? Today, we will discuss the 6 types of hazard in the workplace. Okay, let's start. Number 1 is the safety hazard. Safety hazards can affect any worker or employee, but these are more likely to affect those who work with machinery or on a construction site. Ibig sabihin guys, pag sinabing safety hazard, mostly ang nakaka-encounter neto ay yung mga nasa manufacturer, actually sa naman ng workplace, no? But since based upon my experience sa mga sa mga industry and sa construction site, sila yung nakaka-experience nito. Now, these safety hazards, no, include slips, trips, and fall. Sa ano ba naman yung operating dangerous machinery and electrical hazard? Kaya kung ikaw ay safety officer, dapat pag sinabing safety hazard, alam mo yung mga bagay na pwedeng madulas ang tao, mapatid, at malaglag. So, pagdating mo sa site, dapat tinitingnan mo yung mga bagay na pwedeng mapahamak yung mga workers o empleyado. Okay? So, slips, trips, and fall. Ibig sabihin, ano ba pwedeng ikadulas nila? Halimbawa, yung sa yung concrete o yung semento, no? Yung floor, cement floor, merong buhangin. Okay? Ngayon, tanong mo, pwede bang madulas ang mga worker pag dumaan siya dun sa concrete, cement, or na merong buhangin? Yan. So, yan. And then, trips. For example, nakakita ka na merong extension wire or extension cord na nakaharang or madadaanan ng sa pathway or sa corridor. So, ito ba'y pwedeng maging cause ng trips or mapatid ang tao? Yan. And fall. Marami tatlong klaseng fall. So, yung tinatawag natin fall on the same level and then fall on elevated height, no? Or yung tinatawag nating falling objects. Okay, ibig sabihin, pag sinabing falling objects, tingnan mo yung mga workers mo, pwede pa silang malaglagan ng mga bagay sa nasa taas. Okay? So, maaaring may nagtatrabaho sa taas at pwede silang malaglagan ng mga tornilyo, okay, ng bakal, kapirasong bakal, or worse. Then, pag sinabing fall on the same level, ibig sabihin ay natumba, no? The same floor nalaglag siya. And isa naman, yung fall on elevated, ibig sabihin ito ay from a higher position nalaglag siya, kaya yung mga working at heights. Example yan ng fall, no? Working at heights. Okay. Now, yung operating dangerous machinery, sometimes, sabi nga eh, lahat ng gumagamit ng mga makina or yung tinatawag nating cutter, okay, yung bending machine, so marami. Okay? Tapos, dun din sa mga gumagamit ng mga equipment, ng mga trucks, okay? And then some electrical hazards, no? Ito yung nagbabalat ng wire or tinatawag nating nagki-cable pulling or gumagawa ng kuryente, kaya mayroon tayong tinatawag din na loto pag ito ay tatrabaho sa live, no? So those are samples of safety hazards. Okay? Number 2, biological hazards. So when you say biological hazards, mostly ang involved dito ay those people are working in the hospitals or yung exposed sila doon sa chemicals and then yung mga
organism, no? Now, another example nito sa construction site na mostly ay na-experience namin ay pag nagkakaroon ng abatement, yung tinatawag na asbestos abatement or yung tinatawag na lead abatement. Since yung mga struktura or structures no built before 1978, malamang positive yan sa asbestos, no? Malamang. So, kinakandak yung asbestos dyan kung ano yung may content or mas mataas ba sa exposure level ng asbestos or lead. So, those are some example of biological hazard. Kaya nga mapapansin mo pag ang structures or yung tinatawag na mga buildings na binilt before 1978, yan ay maaaring mag-content ng mga asbestos or lead. Okay? So, sa susunod pag-aaral, dapat alam natin kung ano yung asbestos, ano ba yung lead, no? Okay. Dito sa Japan or sa US, particular sila dyan or ibig sabihin mahigpit ang regulations dyan when it comes to asbestos exposure or sa lead exposure. Number 3, yung tinatawag na physical hazard. Now, when you say physical hazard, yan dito, lalo dito, nag-i-snow, no? Yan, isa yan. Then, sun rays, radiation, those are example of physical hazard. Another is yung loud noise. For example, may worker na nagtatrabaho sa near engine or near generator. So, affected ba ang kanyang pandinig, no? So, then you, those workers na nagtatrabaho sa labas, okay? Baka direct contact sila with sun rays or yung tinatawag na ultraviolet rays. So, they could be at risk. Okay, those are physical hazard and most commonly affect individuals who work outside in the sun for long period of time. Yan. Number 4 is ergonomic hazards. Now, at pag sinabing ergonomic hazards, it affects individual who work puts a strain on their body. Ibig sabihin, may epekto doon sa katawan nila. So, manual roles that requires lifting or sitting for long periods can cause damage over time. Yan. So, ibig sabihin, pag workplace hazard, kahit pala nasa opisina ka, yes, totoo yun, no? Kung ikaw ay nakaupo ng matagal sa iyong upuan, so may ergonomic hazard dyan, no? Dahil sa computer din, yung tinatawag natin mga matagal na nakahawak, na maglalaro ng mga ML, nagdodota, so maaaring apektado kayo nito, although nag-games kayo, hindi naman workplace yun. So sa mga nag-uopisina, yung nakaharap halos na ng oras nila, buong oras nila sa computer, yan, ito yung tawag na ergonomic hazard. Now, sa workers naman, ito yung tinatawag na repetitive motion or repetitive movement. Halimbawa, nagsasalansa ng simento, nagsasalansa ng hollow blocks or ng mga boxes, okay? Repetitive ang motion nila. So, nagkakaroon ng bending tapos nagbubuhat sila from one place to another. So, expose sila dun sa tinatawag nating ergonomic hazard. Okay, yung repetitive, tapos yung naglilip sila. Yan, maraming klase, nakaupo sila, nakatayo sila ng matagal sa kanilang workplace. Those are example of ergonomic hazard. Number 5, chemical hazard. Now, as a safety officer, ito, babantayan natin. If your workplace uses a chemical or a compound, no, I'm sure na meron chemical hazard dyan. So, papasok dyan yung tinatawag natin yung hazard communication. Number 1 dyan yung label. So, ibig sabihin, yung lahat ba ng chemicals nyo are properly labeled? Lalong-lalo na yung mga tinatransfer from big container to small container. Those should be have yung tinatawag nating hazard communication. Pero ang number 1 dyan, ang pinaka dapat dyan una ay yung tinatawag nating SDS o yung Safety Data Sheets. Ibig sabihin, any chemical na papasok o may pupunta sa site mo should be accompanied by the safety data sheets. So, pag binili yan, may kasama yung safety data sheets from the manufacturer or the supplier. So, na doon nakalahat ng detalye about those chemicals. Dapat alam mo yung mga safety features ng chemicals na yon. So, importante dapat na
merong safe data sheets kang tinatago or naka ano yan. No, so hindi pwedeng sabihin chemicals lang, okay. Then, chemicals are properly labeled and at the same time, it is properly stored. So, dapat pag may mga chemicals no sa site mo, dapat may proper storage ka na tinatawag. Baka mamaya flammables yan or whatever. No? So, those are example of chemical hazard. Dapat alert yung safety officer na kapag may chemical na pumasok sa site mo, hanapan mo kagad ng safety data sheets yan. And then, it must be properly labeled. And then, tingnan mo kung anong klaseng, highly flammable ba yan? No? Kung halimbawa, for example, no? Yung gasolina. Yung gasoline, sa site namin, hindi ka pwedeng nag-i-stock ng maraming volume ng gasoline. Dapat within the day lang yung gamit. Dapat ini-stock namin is good for the day lang. So hindi kami pwedeng mag-stock ng good for one month. Okay? Kasi mapanganib yan. Maaaring mag-cause ng fire or ng explosion. And number 6 and the last is yung tinatawag nating workload hazard. Yan. Akala na iba hindi ito hazard. For example, yung violence, stress, those are examples of workload hazard. Yung mga factor na nagkakos ng stress, strain, violence, aggression. Bakit ba may worker na nag-aaway, you know? Nambubuli. Marami yan eh. Isa yun sa hazard din. Tawag doon workload hazard. So sometimes may mga worker o mga engineer tayo dyan, may mga empleyado tayo na expose stress. So, guys, no? Madelikado rin yan, no? Kaya tinitingnan din natin yan as a safety. So, nire-recommend natin yan sa management. Kaya minsan nagkakaroon tayo ng deviation or tinatawag nating anti-stress na activities. Okay? So, yung violence, ibig sabihin, yan, hindi na nagkakasundo. Nagbangayan, nag-away, nagsuntukan, worst. And of course, yung aggression, yung mga nagbubuli. Okay? Sa construction site, marami dyang bully. Sometimes, yung mga magagaling, niloloko nila yung mga baguhan, no? Akala nila, sila na yung pinakamagaling, tapos they try to bully, or sometimes, below the belt na yung pambubuli nila. So, those are examples of workload hazard. Okay? Now, this hazard in workload hazard, these hazards can be experienced in any job role. However, lone workers may struggle to voice concern due to their isolated work environment. Ano ibig sabihin? Kasi may mga work place tayo na wherein ikaw lang ang nagtatrabaho doon, delikado din 'yon. Okay? So kung ikaw ay nag-iisa, so isipin mo ano ang mga hazard pag nagtatrabaho mag-isa, maaring mahimatay ka, tas wala nakita sa'yo, or nakulong ka sa isang lugar, na walang na-answer. So, ayan, tas madilim, tas nahulog ka, mga ganon. Then, yung tinatawag na yung mga sa babae naman, yung mga buntis, no? It's an example of workload hazards. Okay, guys, again, enumerate natin isa-isa. So, marami pang example ako mabibigay dyan, kaya lang, since limited yung time natin, sabi ko nga dapat alam ng isang safety professionals kung ano yung mga 6 types of hazard in the workplace. Not exactly dun sa industry or sa manufacturing or sa construction. Actually, parang general, no? Number 1, yung safety hazard. Ang common dyan, slip, trips, and fall. Okay, tsaka gumagamit ng mga makina, gumagamit ng mga equipment, at involve you, at meron din yung gumagawa sa kuryente. Okay, whether it is live or hindi live, no? Number 2, biological hazard. And then nakalimutan ko sa biological hazard, meron din niya kaya sa construction site. Kapag patapos ng ulan, may mga stagnant water, nagko-cause din ng breeding ground niya ng mga mosquito. So, as a safety officer, tinatanggal natin yung mga stagnant water o yung mga naiipon na tubig na kusang binabahayan ng mga mosquito or and then yung mga daga, kaya minsan ay bawal kumain sa worksite kasi binabahayan din ng mga rodents o mga daga. Okay? Number 3, mga physical hazard. Ito yung tinatawag nating environment. No?
yung init ng araw, yung sun, yung ultraviolet rays, yung loud noise, di ba? So, yun ay itatawag na physical hazard. Okay, number four, yung ergonomic hazard, eting repetitive, tsaka yung exposure sa long period of hours, sa pagkakaupo, pagkakatayo, yun ay ergonomic hazard. Number five is chemical hazard. If there is a chemical in your work site, of course, yung dalawang bagay ang talatandaan mo, accompanied by SDS, and of course, properly labeled, and of course, good storage. No? Okay, and number six, yung tinatawag nating workload hazard. Ibig sabihin, yung stress, strain, violence, and aggressions, and then lone working, o nagtatrabaho mag-isa, o ibuntis, okay? Tapos, medyo pwede din yung bata pa o matanda na, so kinukonsider there sa workload hazard. Okay guys, kung nagustuhan nyo ang video na to, okay, like lang, share, at kung di pa kayo nag-subscribe, subscribe na. Sana ay may napulutan kayong mga safety tips about 6 types of hazard in the workplace. Whether it is in construction site, manufacturing, or whatever workplace you have. Okay? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan, palagi ding ligtas. Okay? So dapat mag-ingat po tayo sa susunod po nating pagkikita. Patuloy po kayong suporta ng aking vlog, The Barras Tree Vlog. Like, share, and subscribe. Thank you and good day.